Masakit. Masakit yung feeling, di ba, na parang okay lang sa kanya kahit mawala ka. Okay lang sa kanya kahit maglaho ka na, mawala ka na sa kanyang buhay. Right? Tama ba? Masakit yun? Tama ba? Masakit? Ngayon, kaya ako magbibigay ng tips kung paano nga ba, ano nga ba yung dapat mong gawin para matakot siyang mawala ka sa kanyang buhay. Teka, parang naninibago ba kayo ng setup ngayon? Dahil portrait na? Nakakaumay na kasi eh. Nakakaumay na yung landscape ka. Portrait mo na to. Anyways, guys, gusto ko lang magpasalamat personally kay Bambi Boriga. Yes, kay Bambi Boriga. Maraming salamat. Siya po yung laging nagko-comment sa lahat ng video ko sa ating YouTube. Lagi siyang nag-appreciate. Thank you so much sa'yo. Shout out kay kapatid na Bambi. Maraming salamat sa'yo, idol, ha? Ayan, thank you. Ayan, so huwag nyo kakalimutan pa-subscribe dito sa ating YouTube channel and sa ating Facebook page, paki-follow ko. Maraming salamat. And are you ready? Gusto mo na bang malaman ang mga sikreto na to? Run? Let's go na. 1, 2, 3, come on! Come on! Unang paraan or unang sikreto para matakot siyang mawala ka. Number 1, dapat huwag kang matakot na mawala siya. Para siya ay matakot na mawala ka. Dahil kung natatakot ka na mawala siya, hindi siya matatakot na mawala ka. Teka. Loading muna tayo. Nag-gets mo ba? Ang nangyayari kasi dito, para mas maintindihan yung mga katambay. Kapag natatakot ka na mawala siya, nagiging clingy ka na sa kanya. Or, parang todo-todo na yung pagka-hold mo sa kanya. Yung bang tipong 100% ay binibigay mo na sa kanya lahat-lahat ng pagmamahal mo. Kasi natatakot kang mawala siya. O sabihin niyo sa akin, ano bang masama doon, Kuya Mael? Wala pong masama doon. Yun nga lang, alam nila na hindi mo kaya na mabuhay na wala sila. So, kahit mambabae sila, kahit manlalaki sila, alam nila na hindi mo sila matitiis. Okay? So, kailangan mong iset sa utak mo, sa mindset mo, na hindi ka matatakot na mawala siya. Number 2, para matakot siyang mawala ka, ay maging independable ka. Huwag kang magdidepend sa kanya. Huwag kang laging umaasa sa kanya. Narinig mo ako. Kung ikaw ay isang babae, kailangan mo ding maghanap. Hindi maghanap ng ibang lalaki. Kailangan mo ding maghanap ng pagdating sa trabaho. Kailangan mo magtrabaho. Yeah. Responsibility ng isang lalaki na buhayin ang kanyang pamilya or buhayin ka or i-provide ang kailangan mo bilang isang babae. But, trust me, in the long run, lalo na kung darating din ang downside ng lalaki na yan or maybe nalugi siya sa kanyang trabaho or natanggal siya, mabibigitan yan sa'yo. So, if I were you, hanggat kaya mo pa naman, bawas-bawasan mo ang pagiging dependable sa kanya. What if mawawala siya sa buhay mo? Kaya mo bang mabuhay? Kailangan mong iparamdam yun sa kanya na kahit mawala siya, ay kayang-kaya mo. Kasi dependable ka, nagde-depend ka sa sarili mo, hindi sa kanya. You got my point? Huh? And number 3 na sikreto is that, improve your own life. I-disregard mo siya. You got it? Na parang wala siya. Imagine mo na lang or i-consider mo na lang na wala siya sa buhay mo. Okay? Ayan. Paano pag wala siya? Imagine that. Paano pag wala siya? Okay? So, kailangan mong i-improve your own life. Paano own life? Magpasiksi ka kung kailangan mo. Ano? Magpaganda ka? Ano? Magpayaman ka kung kailangan. Yung bang tipong buong-buo ka na or meron ka na bago pa siya dumating. You got my point? I-disregard mo muna siya sa buhay mo. Ano ka kung wala siya? Diba? May kutse ka ba kung wala siya? Number 4 na sikretong paraan. Bawas-bawasan mo na ang pagiging investigador mo, investigadora. Pagbabasa ka, no? Bawas-bawasan mo na yun. Don't let me misunderstood you.
wait lang, maghanap ako ng dapat na English. Don't get me wrong. Alright, don't get me wrong. Ang pag-investiga kasi, depende yan. Depende yung purpose mo. Okay? Maganda kapag ang purpose mo yung tanong ka ng tanong sa kanya, uy, kumusta? Lumabas ka na? Saan ka pumunta? Anong oras ka uwi? Ganun. Sino kasama mo ngayon? Anong lakad mo ngayon? Ganun. Okay lang yon. If ang purpose mo ay para lang masigurado na safe siya. Okay? Na walang masamang mangyayari sa kanya. Okay? Pero kung ang purpose mo ay dahil sa wala kang tiwala sa kanya or dahil sa tingin mo ay mambababae siya, tigilan mo na yan, please lang. Nagkajowa ka pa, nagkasawa ka pa kung wala ka namang tiwala sa kanya. O bakit mo pa pinatulan, bakit mo pa inasawa, bakit mo pa ginowa kung wala ka namang tiwala sa kanya? Ang kaibat ng pagmamahal ay tiwala. Kailangan mo magtiwala kasi ang nangyayari kasi dito nakakairita na in my part kung ako yung laging pininimbestigahan kung napaka-toxic yun sa isang relationship. Okay? Sabi ko nga, okay lang na tanungin mo kung ganun, saan pumunta, anong lakad niya, anong kasama niya, if your purpose ay ang safety niya, hindi ang dahil sa wala kang tiwala. Mararamdaman namin yun kung yun yung, purpose mo, yung wala kang tiwala. And number 5 na sikretong paraan. Hindi ko alam kung kailangan ko isali ito, pero, necessary siguro. Dapat ikaw yung in control sa relationship nyo. You got it? Kung ikaw man yung in control sa relationship nyo, please lang, dapat ikaw yung matino. Parang awa mo na. Kapag kasi ikaw yung in control, hindi ka madaling maloko. Hindi ka madaling bulahin. Kasi ikaw yung in control sa relationship nyo eh. Ang masama kasi dito kapag yung in control sa relationship nyo ay siya yung manloloko or hindi siya matino, napakahirap, kawawa yung kanyang partner. Ang hirap talaga. So please lang, kung ikaw ay solid na katambay, dapat ikaw yung matino na in control. Number 6. 6? Huwag kang magpakatanga. Please lang. Okay? Hindi yan talaga matatakot na mula ka kapag tanga-tanga ka. Sorry for my words. Huwag kang magpakatanga, sabi ko. Yung harap-harapan ka ng niloloko. Yung kahit alam mo nang niloloko ka, okay lang sa'yo. Kahit kailan, hindi talaga matatakot na mawala ka. Okay? Huwag kang magpakatanga. Kung binalikan niya yung ex niya, di, so what? Itapon mo na siya. Okay? kung nang babae siya or nang lalaki siya, di, itapon mo na. So what? Dahil kapag nagpapakatanga ka kasi, parang wala ka ng respeto sa sarili mo. Kailangan mo bigyan ng respeto ang sarili mo, ang halaga, yung sarili mo. Self-worth. Ano? Got it? And number 7. Pleasure. Okay? Ayan. Eto na. Kapag kayo ay magjowa pa lamang or hindi kayo mag-asawa pagdating sa pleasure, okay? Kung gusto mo talaga na matakot siyang mawala ka, hanggat kaya mong pigilan, ang kate, huwag mong ibigay. Got it? In the first place, hindi mo pa naman siya asawa. Second, hindi ka naman sigurado na siya talaga ang magiging future na partner mo. Hindi ka sigurado eh. And lastly, ang isang lalaki kasi, lalong-lalo na mga talagang veterano pagdating sa mga ganyan na lokohan, yan yung habol sa'yo. Madali kang iwan kapag nakuha na nila or kapag nagsawa na sila sa'yo. You got it? Ha? Kasi naghanap yan palagi ng bagong putahe. So, as long as kaya mong pigilan, huwag mong ibigay. Pero kung nagkamali ka na, talagang sobrang galing niya talaga sa pag-ganon. Kailangan mong ilimit ito. Okay? Kailangan mong limitahan dahil, alam mo yan, kapag palaging ganyan, nakatikim ng adobo, isang potahe, magsasawa yan, maghahanap ng ibang potahe. Gusto niya din ng lechon. Mas matamba. Okay? Kailangan mong ilimit yan. Got it? Pero kung mag-asawa naman na kayo, okay lang, kahit mag-5 rounds na kayo, isang gabi, okay lang. Tignan ko ang akin ang magawan ko, hindi kayo lantang-lantang. Okay lang yan kasi mag-asawa naman na kayo. And sabi nga, sa pag legal na wedding na or kapag legal na kang mag-asawa, wala ka ng karapatan na ipagkait yun.
kasi mag-isa na kayo. Sayo na, or pagmamayari ka na ng asawa mo. Enjoy kayo. Life is very short, so enjoy na. Sige na, sige na. Sige. So number 8 na tayo mga tambay. Kung gusto mo talaga na matakot siyang mawala ka sa kanyang buhay, dapat make sure na lagi siyang excited sa'yo. Make sure na go sweeter and sweeter para maging sweet siya sa'yo. Make sure na lagi siyang na-addict sa'yo. And kung gusto mong malaman ang lahat ng yon, i-check mo lahat ng video ko andun. Ginawa ko kung paano ma-addict sa'yo ang isang lalaki or yung partner mo para mas lalong ma-excite sa'yo yung partner mo, para mas lalong ma-in love, or para mas lalong maging mas matamis. I-check mo lang. Nandyan sa ating playlist. Okay? So, ayan lang. Ayan na nga. So, sabi niyo sa akin, Kuya, napakadaling sabihin, napakadaling magbigay ng advice. Pero hindi mo alam kasi minahal na namin, sobrang mahal na namin yung partner namin, kaya parang hindi namin magagawa yung mga binigay mo. Sampalin ko kayo. Gusto maghanap pa ako ng pangsampal. Alam mo, kaibigan, tama nga naman, sobrang hirap. Yes, yes, tama, sobrang hirap. Pero, alam mo, ang isang adik kasi, isang adik sa alak, paulit-ulit ko itong sinasabi, kapag adik ka sa alak, sa droga, hindi ka maaaring magbago sa isang araw. In that instant, ang sabi mo, stop! Ayaw ko na. Ganun din, kapag adik ka na sa kanya, kapag mahal mo na siya, hindi mo magagawa ang mga to. Pero, trust me, kapag gawin mo ito na habit mo, yung pang araw-araw mo na lang na iniisip na dapat hindi ako maging dependable sa kanya, na dapat hindi ako natatakot na mawala siya, na dapat hindi ako magpapakatama, na lagi kong sinasabi sa sarili ko hanggang sa ma-absorb ko, na lagi kong isineset sa mindset ko hanggang sa magbago, maitama ko yung mindset ko, mangyayari yan. Kahit na mahal mo siya, sabihin naman, kahit na mahal mo siya, mangyayari yan. Okay? So, huwag mo sabihin, oh, maintindihan kita, hindi ka maaari na magbago ngayon dahil pagkatapos na napanood mo ito, no, magbago ka na, hindi yan mangyayari. Okay? Hyper ka man ngayon, pero bukas, maaaring magbago na naman yung isip mo. Okay? Alam na alam ko yan. Hyper ka ngayon, pero bukas, magigising mo, wala na naman. Okay? So, manunood ka naman kay Kuya Mael, tapos hyper ka, tapos kinabukas yun, wala na naman. Ganun. Alam mo, unti-untihin mo lang yan. Unti-untihin mo yan. Okay? You got my point? Ayan ang mga katambay. Maraming salamat sa inyo. So, tignan natin kung maganda, kung nagustuhan niyo itong bagong setup ko na gano'n. Ayan. So, tignan natin. Maraming salamat sa inyo. Malagi po kayong nag-ingat. And lagi yung tandaan na may Kuya Mael na nagmamahal sa inyo. Lalo na kung ililibri niyo ako. Ayan. Thank you so much. Ingat ko po kayo lagi. I love you. Bye.